So yun na nga mga kaibigan, ano? Nandito ulit si Jerome Show. So tulad ng dati, nandito tayo sa aming kumpanya dito sa South Korea. At magpapakita na naman ulit tayo ng klase ng trabaho namin dito sa aming kumpanya. So intro muna tayo mga kaibigan. So yun! Yun na nga ulit mga kaibigan, no? Ang daming nakapatas. Ang daming nakapatas na maninipis na bakal, oh. Sana lang pera na to. So ayan, 3,600 peraso. Ito yung project ulit natin ngayon mga kaibigan. Ang gagawin natin, ikakat natin dito sa gilid. Ayan, tatanggalin natin itong pinakatalim niya. Ayan, makakita nyo. Babawasan lang natin dito sa gilid, magkabilaan. Dito lang sa dalawa. Tapos, bibindingin yan. So, pero punta muna tayo dun sa pagpuputol. So, pagtatanggal itong gilid na to, punta tayo dun sa machine. So, ayan nga mga kaibigan, nandito tayo sa machine. Yung pangkat ng kanto. Ayan, subukan natin. Ayan. Ang gagawin kasi natin, bawasan natin ng talim dito sa gilid. Kabilaan, ito parang ganito. Ito yung nagawa ko na kanina. Ito yan, natanggalin yung kabilaan, yung pinakamatuli sa gilid niya. Tapos, bibendingin yan. Pero dito muna tayo sa cutting, sa pagbabawas ng gilid. Ito yung machine namin. Medyo maliit lang siya. Ganun lang din, ginagamitan siya ng paa. Apak-apak lang. So yan, dito kinakat. Yan yung pinakatalim niya. Kung nakita nyo, yan no. Kaya napakadelikado. Pag napasot yung daliri natin yan, talagang putol. So subukan natin ipakita sa inyo mga kaibigan yung proseso.
갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. So yan na mga kaibigan, dito yung ibang na-process na dito sa bending. Bali na proseso siya ng kasama ko dito sa bending. So yan yung magiging itsura niya. Ayan. Pupunta naman siya dun sa kabilang process sa welding. Kung napanood nyo isang video ko, nag-bending tayo ng mga 960 by 300. Ito yung papalagi sa pinakagilid niya. So pupunta natin dun sa building process mga kaibigan. So bali ito na nga yung mga kaibigan, yung mga na-bending natin nung isang araw ano. Bali nasa 5 paleta pa lang siya, nasa 1,000 peraso. So dito ikakabit yung binending natin na maliliit. So yan, ilalagay siya dito sa pinakagilid, iharang. Kung naitatanong nyo kung para saan itong mga ginagawa namin ngayon, parang pinaka load beam siya doon sa mga high rack. Yun yung paliwanag sa amin nung team leader namin. Load beam. So punta natin dito sa welding yung natapos na, yung nagawa na kanina nung kasama ko. So yan, dito siya nag-process dito sa lamesang to. Bali ito dahil kasi simula pa lang din. Ito yung natakos niya. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ginagawa ko dun. Bending. Ito siya, yung maliit na bakal na yun. So, ito. Ayan yung itsura niya. Ayan, nakabending siya. Ito yung, yung ilalim niya. Ayan, mayroon siyang welding sa ilalim. Tapos kung makita yung itsura, ayan, ito sa gilid, nakawelding din siya. Ayan, ito yung pinaka-itsura niya. Kaya siya nakabending na ganyan. Kasi ito yung pinaka isasabit. Ayan, isasabit ito doon sa rack. Para pag pinagtabi-tabi siya. Ayan. Ayan.
pinaka load beam siya. Kung na-imagine nyo yung mga rack, mga high rack, kung na-imagine nyo yung sa mga warehouse na pinapatungan ng mga materials. So yan, para siya doon. At yun nga lang, hindi na namin alam kung anong ilalagay dito, pero yun ang sabi sa amin. At base sa drawing niya, load beam siya. DJ.